Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Rhea ng Division of Zamboanga del Sur na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. May kaibigan ba kayong tita? Ang kwentong babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang bata na may kaibigang tita. At ito ay pinamagatang ang bagong kaibigan. Ang kwento nito ay sinulat ni Geraldine Paculana at iginugit naman ito ni La Lourdes Irene Burulan, Audi de la Cruz at Isagani Pique. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento bayan ko? Halina, makinig! Ang bagong kaibigan. Si Dessa ay nakatira sa kanyang lolo sa bukit. Isang araw, si Dessa ay malungkot na nakaupo sa silya. Ngunit, dumating si Lolo na may kargang tuta. Wow! Yay! Maraming salamat po, Lolo. Bitoy po ang ipapangalan ko sa kanya. Tuwang-tuwa si Dessa sa munting sorpresa. Araw-araw, naglalaro sila ng bahay-bahayan. Kahit makalat na ang kanilang sala, ay patuloy pa rin ang kanilang paglalaro. Pagkatapos maglaro, pinaliguan ni Dessa si Bitoy. At binigyan pa siya ng napakasarap na pagkain. Nang makatulog si Bitoy, nilinis ni Dessa ang sala. Sa pagtulog ni Dessa, lagi namang nakabantay si Bitoy. Tuwing hapon, masayang-masayang namamasyal ang dalawa. Mula noon, mahal na mahal ni Dessa si Bitoy at naging matalik na silang magkaibigan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.